Tatlong taon na ang nakalipas nang lisanin ko ang bansang ito. Ngayon ay ang aking pagbabalik sa pinakamamahal ko na bansa. Magandang gabi sa inyo lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo lahat ang anak ng yung maupong kaibigan na si Crisostomo Ibarra. Aba, nandito pala matalik na kaibigan ng aking mama, ang Flora ng Santiago. Kamusta ho, Padre? Kaumanhin, ngunit ang buong pag-aakala ko ay kayo si Padre Damaso. Ako nga, pero kahit kailanman na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong mama. Mga binibili ang Ginoo, senyor at senyora, handa na po yung pagkain sa mesa. Hindi ako makapaniwala na pangalait sa aking ama ang aking tanggap. Pagpaumanhin, ngunit kailangan ko na mauna sapagkat marami pa akong kailangan asikasuhin. Papa, asan si Crisostomo? Umalis na! Nagkasagutan sila ng ninong mo. At sa gabing iyon, doon ko rin nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Namatay ang inyong ama sa bilangguan. Paano siya nakulong? Siya ay isang mabait na kaibigan at palaging naaasahan. Ngunit, nagkaroon siya ng isang matinding kaaway at ang taong ito ay walang awa. Siya ay dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. At sinong walang hiya ang nagpakulong sa kanya? Walang iba, hindi ang isa sa matatalik na kaibigan ng iyong ama, si Padre Damaso. Tila malalim yata ang iniisip mo, mahal ko. Maraming lugar pero na napasira. Balita ko'y maraming magagandang babae roon. Meron nga. Ngunit, nalilimutin ko pa ang pinakamarikit sa lahat ng dalaga. Kahit sa lugar naman ako mapadpad sa Europa ay, makikita ko pa rin sa ulap ang iyong pinakamagandang wangis. Senyor Ibarra, pagpaumanhin. Ngunit, may dumating na sundo galing sa Ponta de Lala. Makalimutan ko pala, kailangan ko muna pumunta ng San Diego upang bisitahin ang libingan ni Papa. Buhay ko siyang iniwan, gusto ko siyang makita at siya yung mama. Kung ganun ay, hindi na kita pipigilan pa. Ika yung magpagawin. Nasaan ho iyon, mga mando? Nandito lang po iyon, sa may malaking krus. Ayun po yung Sal Poltorero. Paumanhin, Ginoo. Ngunit alam niyo ba kung sinong lumipat ng libingan ng aking ama? May malaking krus po iyon. Wala na ho ang krus na iyon. Nasunog na po. At wala na din po ang bangkay ng iyong ama. Bakit wala na? At sino nag-utos sa iyo na hukay ng libingan ng aking ama? Huwag kayong magalit sa akin. Utos yun ng kura. At sinong padre? Si Padre Damaso ba? Si Padre Salvi ho. Si Padre Salvi. At saan niya dinala ang bangkay ng aking ama? Saan? Dapat ho ay ililibing siya sa mga libingan ng insek. Ngunit hindi yun natuloy. Kaya napag-isipan ko na ipaanod na lang sa ilog ang bangkay ng iyong ama. Paumanhin po. Malupas naman ang aking ama. Anong biro na tadhana at tayong dalawa ay pinagtag po? Tas komplado, amigo. Ikaw nga po, Friday. Ngunit itanong po ako sa'yo.
bago ang lahat, hayaan niyo na ako ipakilala ang sarili ikaw sa isang kumulgara. Anak ng ere at silikustero. Walang galang ni Hope, Padre. Ngunit, hindi na kamang tao ang aking anak. Hindi mo ba nakasinungalingan na ating ginawa niya? Ako rito kahit hindi ko mo alam kung anong ginutuhin. Hindi ko rin batik kung anong kasalanan ang nagawa ng aking mama. Maging ang libingan at bangkay, hindi nila binigyan ng galang at hinulang-ulan niyo pa. Tagalin mo ang iyong kamay sa akin. Sagutin mo muna ang aking katanungan. Kaya inuulit ko, Padre. Kasalanan ang nagawa ng aking ama upang maging siya ng karapatan na magkaroon ng retreating living ay pinakaipo pa sa kanya. Magkakilala kayo? Sila'y magkasinta at sila takal na ang kasal. Crispin, wag! Sa priling mga iyan. Konta na naman ho, kuya. Kahit na. Baka mapagalitan pa tayo at sakta na naman. Patawad ho, kuya. Halika, umalis na tayo. Kuya, abulin mo ko! Aray! Basilio! Crispin! Tama na yan! Magsiyo po muna kayo dyan! Patawad ho, inay! Alam niyo ba ho, inay? Pangarap talaga namin ni kuya na makapag-aral. Maaari ba yon, inay? Nakausap ko ka, senior, na makapag-aral kayo. Magandang umaga ho, Alexis. Magandang umaga rin ho, mga Renato. Ano ho ang atin? Pinababalik ng mahal na kura ang mga bata sa simbahan. Lalo't ng malaking sulapin na wala kay Padre Salvi. Isa lang ang hinala namin kung sino ang naglakaw nito. Ang inyong bunso, si Crispin. Po? Kung hindi mo sila mapagdain sa simbahan, huliin sila dito ng Bardiang Silin. Hindi ko pa magagawa iyon, inay! At hinatid na nga ni Aling Sisa ang kanyang mga anak sa simbahan. Ngunit... Nasaan na kayang mga anak mo? Justo! Basilio! Anak ko! Basilio! Anak ko! Basilio! Anong nangyari? Bakit may sugat ang ulo mo? Nasaan si Crispin? Naiwan sa kumbento. Ayaw pa alisin. Pero bakit? Basilio? Anak! Diyos ko! Saan matulungan ko kami? Huwag ko kayong mag-alala, Aling Sisa. Sisikapin ko po na matulungan ko po kayo. Basilio! Anak ko! Ikaw, sumama ka sa amin. Asa na mga magnanakaw mong anak? Hindi magnanakaw ang anak ko. Kahit mahirap kami, ay hindi kami kailanman magnanakaw. Sumama ka sa amin. Huwag! Bitiwa niyo ako! Anak ko! Hapon na, na pinakawala ng Alperes si Aling Sisa. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! 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 Anda! Crispin! Basilio! Anak ko! Crispin! Basilio! Basilio! Anda! Bakit niyo ho ako pinatawag doon niya? Sumayaw ka at kumanta.
sundin mo ang inuutos ko. Galingan mo! Ayoko na ako, Donya! Buenos días. Padre, sumalo ka na sa amin. Nabalitaan ko, tumatangkil ka mo kayo sa aking paalala kay pinapatayo. Maaari ba natin itong pag-usapan ngayon? Bakit hindi bukas? Sa salo-salo. Di ba nilinis ako kayo bukas, Padre? Ako idadalo pagkatapos. Siguradong puno ng kasayahan ng araw na ito, lalo na sa lahat ng mga tulong mo, Maria. Siyempre naman, kisosto mo. Bueno, ituloy na natin ang kasayahan. Sa isang paaralan. Sa pagparalan kasi ang pinag-uusapan, hindi kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Wala na bang mas tatanga sa mga Indio? Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng apat na dingding at maglagay ng bubong? Tungkol nga pala dyan, wala akong kaalam-alam sa arkitektura. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag napag-aral na sila, mayroon na silang titulo. Para pupunta pa rin sila sa Europa para lang sayangin na ang pera, ang Diyos na ang bahala sa kanila, ang ama ng isa sa mga ahas, siya namatay sa bilangguan. Mula ang lalapit, huwag kayong nalapit. Akala niyo ba ay dudunisan ko ang aking kamay? Ikaw, Padre, akala mo ba na mas mataas ka sa ibang tao ang may karapatan ka na musgahan sila? Nagsasabi na ako ng totoo! Hindi mo man ang respeto ng aking ama, Padre. Ang iyong bunganga ay puno ng kabanalan, ngunit iyong puso ay puno ng pagmamalabis. Diyos ko, Ibarra! Para sa taong ito, tinato siya ng mabuti ng aking ama. Binuksan niya ang pinto, binuupo sa sariling mesa at hinato bilang isang tunay na kaibigan. Marangal ang aking ama
isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Puro mababuti ang kanyang ginawa. Sa awa ng Diyos, Krisostomo, huwag! Ano itong gawin, mahal? Hindi siya nararapat kay Maria. Napakabastos! Demonyong ugali! Mana sa kanyang ama! Ipinapakilala ko ang karapat-dapat na maging asawa mo, Maria, si Linares. Hindi ito maaari. Maria, hindi ako makapaniwala na nalingat ng ako. Ang lalaki na palang merong nais ipapakasal sa iyo. Sa tingin mo ba, Ginoon, papayag ako? Nakakagaan ang loob na malinigyan mula sa iyo. Mangako ka sa akin na hindi mawawaglot sa iyong tabi ang ating pag-ibig, pati na rin ang saluyan. Pangako, mahal ko. Ako'y kinulong nila sa kasong hindi ko naman ginawa. Kasong subversyon. Ngunit, mabuti na lamang at may tumulong sa akin. Tiyak ako na magiging mainit ngayong gabi. Hahaha. Mamaya pa lamang ay magsisilatingan na ang mga aso hindi nakitama sa soda. Painitin muna natin ang inyong mga katawan. Ano ginagawa niyo mga Pilipini? Nililigkasan namin sinyo. Salamat ho, Pilipini. At salamat din sa iyo, Elias. Elias, may tama. Ginoo, bakit ka nandito? Umalis ka na at sumakay na bangka! Hindi. Kailangan natin dalawang dito makatakas ng buhay. Ah, Aray! Umalis ka na rito at iligtas ang iyong sarili. Umalis ka na! Gusto mo mamatay tayong dalawa? Ililigtas kita! Umalis ka na! Asan po? Saan? Andito! Nay! Ako to! Si Basilio! Huwag mong sabihin na wala na si Crispin. Wala na sila! Wala na ang mga anak ko! Ako to! Si Basilio! Hindi mo ba nakikilala? Wala na si Basilio! Isa kang demonyo! Demonyo! Nay! Demonyo! Yoga sa akin! Anak! Diyos ko! Diyos
Nay! Hindi ako makapaniwala sa aking natanggap na balita. May natagpuan kaming dalawang sunog na bangkay at nakita namin ito sa tabi ng isa. Hindi ito maaari. Hindi! Hindi! This is not the fall! Pinilit ako ng aking ama magpakasakay din Alice. Kaya napagdesisyonan ko na pumasok na sa kumbento. Kumbento o kumatayan lamang ang pagpipilian. At kumbento ang siyang kanyang pinili. Nagsimula ng pumasok sa kumbento si Maria. Namatay si Sisa, si Padre Damaso ang nakitang bangkay sa kanyang higaan. Lahat tayo dito ay dapat magdusa.